Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. And
O magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang to. Maraming salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, idinadalain ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, sa aming iniisip na masama sa aming kapwa, sa aming mga binibitaw ang hindi magagandang salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbago sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang kalagayan ng aming mundo ngayon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na batid mo ang lahat, Panginoon, at tanging ikaw lamang ang nakakaalam at ikaw lamang ang may kapangyarihan na magpapabago ng mundo, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang buong kapatiran ng Tangos United Methodist Church, Panginoon. Iligtas mo po kami, ingatan mo po kami, Panginoon, sa banta ng COVID-19, Panginoon. At sa araw nito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na dadalhin sa amin ng aming pastor ang maging gabay namin sa aming buhay at magsilbing kalakasan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ito pong aming sama't panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng isang bagong buhay, bagong kalakasan, bagong kalusugan, bagong pagkakataon upang ang aming mga buhay ay maging makabuluhan para sa iyo. Tanggapin mo po ang aming pagdulog. Patawarin sa aming mga pagkakasala upang kami ay tunay na maging katanggap-tanggap sa iyo sa diwa ng aming pagsamba at pagdulog sa iyong kabanalan. Lumalapit kami, Panginoon, umaasa na kami muli mong kakatagpuin sa sandaling ito ng aming pagkakatipon sa iyong harapan. Sa tanging pangalan na Jesus naming Panginoon. Amen. Heaven and earth.
should you go first and I remain to walk the road alone. I'll live in memory's garden, dear, with the happy days we've known. In spring, I'll watch for roses red when fades the lilac blue. And in early fall, when brown leaves call, I'll catch a glimpse of you. Should you go first and I remain to finish with the scroll, no lengthening shadows shall creep in to make this life seem droll. We've known so much of happiness, and we've had our cup of joy, but memory is one gift of God that death cannot destroy. Should you go first and I remain, for battles to be fought, each thing you've touched along the way will be a hallowed spot. I'll hear your voice, I'll see your smile, and though blindly I may grope, the memory of your helping hand will buoy me on with hope. Should you go first and I remain, one thing I'd have you do: walk slowly down that long, long path, for soon I'll follow you, and I'll want to know each step you take, that I may walk the same, for someday, someday down that lonely road, you'll hear me call your name. Muli, O Diyos, kami po ay dumating na muli sa panahon ng pag-alaala sa aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin. Diyan sa walang hanggan. Kami po ay lumalapit na may pagtitiwala na ang aming mga buhay po ay magiging kalugod-lugod nang higit pa sa kanilang mga naging buhay. Marapating kami na ngayon ay nabubuhay pa, mahigit na namin ang kanilang nagawa. Mahigitan namin ang lahat ng mga kanilang pinagpunyagian. Sa pangalan ng iyong Panginoong Jesus na sa amin na nagbibigay lakas at ng kapangyarihan. Patuloy na wa kami makapaglakbay, O Diyos, na sa iyo umaasa. Nagtitiwala ng aming mga buhay ay magiging makabuluhan sa pamagitan ng iyong pangunguna sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa aklat ni Josue, Kabanatang 3, Talatang 7 hanggang 17. Mga dagdag na tagubilin. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasayo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kabanantipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo ng tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipudlin niya ang mga Kanineyo, ang mga Heteyo,
ang mga Hebeyo, ang mga Pereseyo, ang mga Gergeseyo, ang mga Amoreyo, at ang mga Heboseyo. Ang kabanang tipan ni Yahweh ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng Ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ng pag-agos ang Ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng Tagani. Nang sumapit sa Ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos ng sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kabanang tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilakaran nila. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy sa isa pong aralin patungkol sa bansang Israel. At ito po yung sa panahon ng kanilang pagtawid sa Ilog Jordan. Ayon po sa ating lectionary reading for the week. Tayo po sa saglit na manalangin. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, pagkilala, sa isang dakilang kaloob na bagong buhay, kalakasan, kalusugan, at pagkakataon upang sa pamagitan ng banal na sandaling ito, kami ay makalapit sa iyo na may kalayaan sa diwa ng pagsamba. Muli nga kaming katagpuin, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Ang ating pong tema ngayong umaga ay pinamagatang You Have Not Passed This Way Before. At ito po'y hinango mula sa chapter 3 ng Joshua, verse 4, nang sabihin ng lingkod na si Josue, hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Noong pong ikalawang digmaang pandaigdig, ay mayroon pong mga sundalo ang bansang ito na tinaguri ang Naval Construction Battalion, na kung saan ang kanilang pangalan po ay Seabees. Bubuyog ba ng dagat yun? Seabees. Ayan. Sila po may malaking ginampanang bahagi sa nasabing digmaan na yon sa Pacific. Ang grupong ito ng Naval Construction Battalion na ito ng Amerika ay meron lamang dalawang ginagawa. Kapag umahon ang mga Marines dumating sa isang lugar, sila ay agad gagawa ng mga kalye o daan at magtatayo ng mga barracks. Yan, yun po ang kanilang trabaho. At ang kanilang wartime slogan ay, "The difficult we will do immediately. The impossible may take a little longer." Yan po. Ulitin ko po. "The difficult we will do immediately. The impossible may take a little longer." Ngunit pagdating po sa larangan ng pananampalataya ng ating kaugnayan sa Diyos, ay hindi po kinikilala ng Diyos yung salitang "the impossible may take a little longer." Sapagkat walang kaibahan sa paningin ng Diyos ang mahirap at ang imposible. Ngunit may mga dahilan kung bakit tayo nabibigo at tila dumarating sa hangganan ng ating mga buhay. Nagtutulak sa atin upang tayo huminto, umayaw, at hindi na magpatuloy sa ating paglakad kasama ang Diyos, gaya ng kanyang minarapat para sa atin. Well, ito po ay nangyayari sa kadahilan ng marami pong mga tao, unconsciously na kanilang inilalagay ang Diyos sa isang box, no? Isang kahon.
because people try to put him in that way. May mga taong gusto nilang itulak ang Diyos, utusan ng Diyos, pilitin ng Diyos, pasagutin ng Diyos ng oo, kahit hindi naman nararapat. Well, ang pananampalatayang ayon sa paraan ng Diyos ay dapat makamit ng lahat kung ito ay ating susundin ayon sa sinabi ng Diyos. At ito ay kailangan ating isangkap sa ating mga buhay at mabuhay ayon sa ipinag-uutos ito. Ang tanong ay, how do we appropriate faith? Ayan. Tatlong bagay po ang iharin ko po ngayong umaga patungkol sa ating temang You Have Not Passed This Way Before. Hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Well, one, the message of God to Joshua, verses 7 to 8 ng chapter 3 ng Joshua. Ano po ang sabi doon? Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito ay gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko ay mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kabanang tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit pagdating doon sa tubig, sa pampang nito ay huminto muna sila. Yeah, that's the message. Malamanag po ang instruction ng Panginoon kay Josue. Una, gagawin kitang dakila. Pangalawa, utusan mo yung mga saserdote. Yun dapat nilang gawin. Mauna na sila doon sa ilog Jordan. Kasi malayo pa po sila, ilang milya pa layo eh. No? So muna na sila doon, at pagdating na sa dulo ng pampang, huminto sila. Ayan. So, ibig sabihin, hintayin nila yung mga tao na dumating. Habang nakakalas ng kanilang mga tents. Ano? Okay. Well, ito po si Joshua. At kung paano si Moses ay tumanggap ng authority mula sa Panginoon, ganun din si Josue. And in Joshua's leadership, the people recognized him as one who lived with a consciousness of God in his life. Meron siyang takot sa Diyos, meron siyang respeto sa Diyos, meron siyang pagsunod sa Diyos. Kaya dito mga kapatid, makita natin na sa buhay ni Moses at ni Joshua, it takes authority and stature to exercise effective leadership. Kinakailangan may kapangyarihan mula sa Diyos at may pagkilala ng mga tao para po magkaroon ng effective leadership. Well, ang tanong po sa atin ngayon, mga, do we look for manifestations of divine power in our leaders, in our Christian leaders? Hinahanap ba natin yon? Yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay? Ay, hindi po nakakapagtaka na marami po ang ayaw sumunod sa ilang mga Christian leaders dahil hindi nila maramdaman ang presence ng Panginoon sa kanilang buhay. The way they live, the way they talk, and the way they serve. Ngunit ang sinabi po ng Diyos kay Josue, kung paanong ako ay nakasama ni Moses, gayon din ako sa iyo. Pangalawa, the message of Joshua to the priest and the people. Ano po yung mensahe ng Diyos sa mga saserdote at mga tao? Doon sa 9, at tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, dilipunin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Hivita, ang mga Perezeo, ang mga Gergesio, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Ang kabanang tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Yun po ang sinabi. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanang tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, pangalawa na po yon, titigil ang pag-agos ng ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Well, verses 9 to 13, the message of Joshua to the priest and the people. Matapos niyang bigyan ng instruction ang mga saserdote na magdadala ng kaban ng tipan ng Diyos, yung pong pinaka
sa gisag ng kanyang presensya ay kanyang kinausap din ng mga tao kung anong sinabi sa kanya at ipinasasabi sa kanila. At dito may makikita natin, mga pinakaibigan, that true spiritual leadership focuses the eyes of people on the Lord and His greatness. Ito po'y hindi po pinagmalaki ni Josue ang kanyang sarili. He did not magnify himself. Instead, he magnified the Lord and His gracious blessings to the nation. Joshua did not give a religious speech. He simply reminded them of the promises of God, the word of faith, and encouraged them to trust and obey. Ngunit si Josue po ay merong isang Diyos na sinasampalatayan na higit pa sa isang Diyos. Hindi lamang Diyos ng Israel, siya ay isang Diyos na buhay. Talatang 10. At dahil siya ay isang Diyos na buhay, kaya niyang lupigin ang lahat ng mga walang buhay na mga Diyos-Diyosan sa lupaing ipinangako sa kanila upang sakupin. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buong sangkalupaan, maaari niyang gawin at pumaroon kahit saan niya ibigin, anumang lupain, anumang bayan. Pinilawanag ni Josue sa mga tao na bubuksan ng Diyos ang ilog Jordan na noon ay umaapaw sa tubig. Na kapag ang mga serdote ay tumapak na sa tubig, dala ang kaban ng pipa ng Diyos sa gisag ng kanyang presensya at mabasa ang kanilang mga paa, titigil ang pag-agos ng tubig Jordan. At ipinag-utos din niya ng bawat tribo sa Israel ay magpumili ng isang lalaki na mangunguna at gagawa ng isang special task that was explained later. Well, God was going before His people and He would open the way kung saan walang way. Kung atin pong titingnan ang mga instructions na ito sa mga nauna mga talata, ay makikita po natin na ang Panginoon ay ibinigay na sa kanila ang lahat nilang dapat malaman upang may sakatuparan ang kanyang ibig nilang isagawa. Well, we find conditions that the people had to fulfill. May condition po ang pagsunod sa Panginoon eh. May condition po. Hindi ah, bahala ka na lang. Hindi po. Gawin mo yung gusto mo. Hindi po ganun. We find conditions that the people had to fulfill. Orders they had to obey. And promises they had to believe. Tatlo po yun. God always gives His word of faith to His people whenever He asks them to follow Him into new areas of conflict and conquest. Oh, kailangan po yun. Ha? Kailangan pong malinaw ang kanyang sinasabi. Pangatlo, the message faithfully executed, talatang 14 hanggang talatang 17. At ito po ang sinasabi, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng pipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahong ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Saretan. Samantalang ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. The message faithfully executed. Well, gaya po na nasabi, sa panahon pong iyon, mataas ang tubig ng ilog ng Jordan. Kapag wala po, hindi po mataas ang tubig, ito po ay isang ilang daan lamang na talampakan ang lapad bawat pampang magkabila. 100 feet lang po yon. Pero kapag sa panahon ito ng spring, yun po yung flood season sa kanila, ang ilog Jordan po ay nag-overflow at ito po ay lumalapad ng ilang milya ang lapad.
Malayo, no? Hindi ho pa. Hindi ho talampakan na. Milya na. Okay. So, hindi pwedeng tawirin sa pamagitan ng paglakad lang. Kasi hanggang liig malayo yung tubig, okay na. Hindi. Hindi po pwede. You know? Well, ang sabi po ron, bakit ganon? Ang sabi po doon, nang sumapit sa ilog Gordon ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, talatang 15 yun, talatang 16, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na sa tabi ng Saretan. Samantalang ang agos na pababa sa dagat na patay o Dead Sea, you know, sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog, yung ilog Jordan, at nakatawid ang mga Israelita. Bakit ganon? Bakit hindi army ang nauna? Hindi ang army ng Israel ang nauna sa pagtawid? Bakit ang mga lingkod ng Diyos? Tumigil daw po ang tubig mula doon sito, tinutungtungan ng mga lingkod ng Diyos, 16 miles paakyat. Malapit sa ilog ng Adama. Yun po yung old name. Adama. Hindi po Adam. Adama. Ayan. Well, dito po mga kapatid, isa sa mga pribilehyo po ng Kristiyanong paglilingkod ng bagong pakikipagtipan. Na kapag ito ay naisagawa ng may katapatan, tulad ng mga saserdote ng matandang tipan, na ang kanilang mga paa ay kanilang itinapak sa tubig ng Jordan. As their feet touch the swelling waters of neglect, thoughtlessness, and unfaithfulness, it subsided. Ito po ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Napapaalalahana ng bawat isa na tunay na tayo tumatawid sa iba't ibang uri ng Jordan, ilog Jordan ng ating mga buhay. Maring ito ay maring tubig ng pagwawalang bahala, tubig ng hindi pagpansin at ng di katapatan. Ngunit kapag ito ay nangyari, hindi maaaring angkinin ng mga pastor ang kaluwalhatian para sa mga sarili. Because they are but instruments of the mighty hands of God. Sinabi po ni Matthew Henry, isang pong mahusay na Bible commentator ng mga nagdaan taon, sabi niya, God could have divided the river without the priest, but they could not do without him. Pwede naman gawin ng iba, pero hindi. Hindi pwedeng gawin kapag wala ang Panginoon doon. Kasama nila ang Panginoon sa gitna ng Jordan River. Ayan. At maging sa ating panahon, kalagay mga kapatid, unless we step out by faith and get our feet wet, we are not likely to make much progress in living for Christ and in serving Him. Ah? Yung si Pati, mababasa yung paborito mong sandalyan, mababasa yung paborito mong sapatos, dahil tatawin lang kayo, na ba't hindi pa tayo pinagpaa? Oo. Oh, nabasa rin yung mga damit namin, gaganda pa naman. Oo. Oh, alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan mabasa yan. Oo. Oh, para tayo ay maging makapangyarihang kasangkapan ng Diyos. We really have to sacrifice those things that we treat na napaka mahal para sa atin. Oo. Oo. Alam niyo ba, anong sinisimulang itong ating church na nasunog nga, di ba, no? Nung sinisimulang itayo yan, pagdating ko, wala namang magamit na sasakyan para mahal eh. Kung makuupa ka, pinglakad yan, ilang libo yan. Kaya, yung hiningi kong sasakyan sa Panginoon, kotse, bagong kotse, maliit ka lang, yun ang ginamit namin sa paghahanap sa mga factories, sa Caloocan, sa Valenzuela, sa Tondo, Bulacan. Nakarating kami sa ganyan, eh, mga sulok-sulok, mga, wala na daan eh. Lubak na. Pero ang katwiran ko, dapat gamitin ang anumang bagay na mahal para sa iyo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagbigay niyan. You know? Ay kung nasira, hindi palitan. Palitan niya. Di ba mga kapatid? Ano? Eh ganyan din po yung mga saserdote. Yung,
Pinakamamahal nilang sandals yung ginagamit sa worship yun, sa temple, whatever. Tapos yung damit nila, ganda ng mga damit nila, hindi basta yan. Well, yan sabi po doon sa lumang salita, they were caused to stand upright. Ang sabi doon sa matandang salita sa Hebrew, there was no faltering or wavering. Hindi po sila pinanghinaan ng loob ni ng pananampalatay. Tumayo sila doon sa gitna na yon ng ilog Jordan. At hindi sila pinanghinaan ng pananampalatay, dahil kung sila pinanghinaan, hindi po hihinto yung tubig. At hindi ho makakatawid ang buong bansa. Just imagine that, yan po isang great responsibility na nasa balikat ng mga lingkod ng Diyos. Because people look to them for guidance and people look for them for encouragement. Kung yung lingkod ay unang nadiskurahe, yung lingkod ay unang, nainis, anong mangyayari sa pagsulong ng paghahari ng Diyos? Well, dito makikita po natin that they crossed that river at the appointed time. Walking by faith is not according to your agenda. It is not according to your calendar or to your clock. It is according to God's timetable. When you and I walk by faith, we don't do it when we feel like it. Hindi po ganon. Hindi po pag gusto mo lang gawin, gagawin mo. Hindi po ganon. Hindi po yung pananampalataya. Sumpong ang tawag noon. Sabi ng mga kabataan, toyo sa utak lang yun. Ha? Okay. Ulitin ko. When you and I walk by faith, we don't do it when we feel like it. Hindi po ganon. Ha? Huwag natin isipin yon na gano'n. We do it when God says to do it. Ayan po. It is an appointment with God. It is an appointed time. Ganyan po. Okay. Pangalawa, they crossed at an impossible time. Ano pa sabi doon? Huwag po natin isipin, mga kapatid, na kapag tayo lumalakad ng pananampalataya, ay gagawin na ng Diyos ang lahat ng bagay na madali para sa atin. Hindi po gano'n. God does not always want it to make sense to you. Kung minsan mayroong mga bagay na, baka walang napaka-nonsense naman ito, bakit kailangan kong gawin ito? Hindi, kailangan pong gawin yon. Dahil ang Diyos po, ang mabibigyan ng kaluwalhatian kapag may nangyari sa ipinagagawang yon na nonsense sa iyo at sa akin. Well, maraming iniisip po ng mga tao, ala, nasaulihan tayo. Baka tayo abutin dito ba? Pero ang sabi po, nakatawid lahat. Everyone crossed. Ayan po. Mga pinakaibig, ang kababalaghan ito ay bunga ng pagsunod sa Diyos. Hindi ng gusto lamang ng mga tao. Ayan. Sa ating pagwakas, mga pinakaibig, kung paano ang tumawid ang Israel sa dagat na pula upang kamtin ng isang bagong pasimula sa kanilang mga buhay, ang pagtawid sa ilog Jordan ay isang pasimula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng taong ito na tinatawag na Israel. Kung paano ang pagtawid sa dagat na pula ang pumawi sa isang pinagkakakilanlan sa Israel na isang bayang mga alipin. Pinawi po yon. After crossing the Red Sea, hindi na sila mga alipin. Ang kanilang pagtawid sa ilog Jordan ay nagbindaan upang pawiin ng Diyos ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga taong homeless wanderers. Ha? Mga taong gala ng gala, ala naman sariling bahay. While crossing the Red Sea, God was shown as a God who liberates. Diyos na mapagpalaya. Ang pagtawid sa ilog Jordan ay nagpapakita na ang Diyos ay isang Diyos na nagkakaloob. Nagkakaloob ng higit at higit. Sa buhay po, nang bawat isa sa atin at maging sa larangan ng paglilingkod, we can always find bookends. Ang crossing of the Jordan River ay isang bookend. Yan na po. Sa hulihan na po yan. Wakas na yan. Okay?
Marami po tayong mga bookend sa buhay natin, sa ating mga lakbayin. Merong panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan, may panahon ng pagdating, panahon ng pag-alis, may panahon ng kawalan, may panahon ng muling pagkakaroon, may panahon ng kalungkutan, at mayroong panahon ng kagalakan. At meron po tayong matusumpungan din ng mga iba't ibang kaganapan sa ating mga buhay na hindi po pipigil sa atin, kundi ito ang magtutulak sa atin upang magpatuloy. Ang Diyos po'y gumagawa palagi ng bagong mga bagay sa ating buhay at tayo po'y itinutulak papunta sa unahan. Kung saan binibigyan tayo ng Diyos ang isang sariwa na kabanata upang tayo'y makapagsulat, makapamuhay at magpasimula sa ating lakbayin at bigyan ng mga palatandaan ang mga bago at mga sariwang kapahayagan ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Pinakaibig, kaibigan, huwag kang tumayo sa pampangin. Kailangan tumawid ka kasama ng Diyos. At iyan ang kanyang kalooban sa iyo at sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu, Amen. Muli, O Diyos, kami po ay naghahandog ng aming mga kaloob sa iyo, sa gisag ng aming pag-ibig sa iyo, sa gisag ng aming pagsunod, sa gisag ng aming pagtupad sa isang pakikipagtipan. Muling tanggapin at kasangkapanin sa patuloy na ikararangal ng iyong dakilang pangalan sa tanging pangalan na Jesus na aming Panginoon. Amen. Love Feast o kilala rin bilang Agape Meal ang isinasagawa sa mga pagkakataong hindi maaari o mahirap gawin ang pagdiriwang ng sakramento ng banal na komunyon tulad na lamang ng kasalukuyang kalagayan ng ating iglesia sa panahon ng pandemya. Ito ay mahalagang bahagi sa buhay ng mga disipulo bilang isang banal na pagsasalo sa diwa ng panalangin, imno, banal na kasulatan at mga patutuo. Ito ay gawain ng pag-alala sa mga pagkakataong pinagsaluhan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo sa kanilang paglilingkod at pamumuhay bilang komunidad ng Diyos. Sa diwang ito, atin pong ihanda ang ating mga puso at ang bawat miyembro ng tahanan. Ihanda rin ang tinapay at tubig sa ating hapag at pagsaluhan ng mga ito kasama ng mga patutuo ng pagkilos ng Diyos sa atin bilang pamilya at komunidad. Thank you.
Muli, O Diyos, kami po ay nagwawakas sa gawain ito ng pagsamba sa iyong banal na pangalan. Tunay po na sinamahan mo po kami sa aming paglalakbay na ito na magkakasama sa iyong salita. Hayaan ang iyong salita, O Diyos, ay magsilbing gabay at kapangyarihan at lakas upang kami makapagpatuloy na may pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The
The Lord lift his countenance upon.